God is good. All the time. All the time. God is good. So let's go. Sabi po sa Daniel 10:19 in the NLT translation. Daniel 10:19. Ayan. Sabi po natin po sa akin. 1, 2, 3, and don't be afraid, he said, for you are forever worshiping God. Peace, be encouraged, be strong. Malapak lahat ng pinalakas ng Diyos na yung Diyos nito. Praise God. Niniwala mo after tayo mag-worship na mas lumakas ka. Amen. 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 Mas naging excited ka. Amen. Nagkaroon ng apoy sa loob mo. Amen. Amen. That's the power when you are connected to God. Amen. That's what happens. Ang sinasabi, don't be afraid. Ang sinabi, don't be afraid. It is a sentence, a phrase, that talks about your authority. Sabihin natin lahat, authority. Authority. Si President Duterte, wala na nakakawala niya before. What? Presidente ng Bansang Pilipinas eh. Ang mayor, ang governor, yung mga sikat. They know the authority, they know who they are. Amen. Kaso problema, ikaw na anak ng Diyos, bakit magtakotin ka? Mas mataas ang titulo sa kanila. Amen. 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 Don't be afraid. Bakit ka takot-takot? Di mo kailan ako sino ka. Hindi mo alam kung anong kaya mo gawin. Kung nilikha ng Diyos ang lahat ng lupa, ang earth, sabi niya, let humans, men and female, dominate. Dominate, you are born a leader. Ulo ka, hindi ka buto. Amen. Ang sinasabi ng Diyos, you have the authority. Ay, hindi ka dapat matakot. Ang binigyan na ng legal authority na mag-dominate, na mag-rule over sa entire planet ay ang tinatawag na human. Sabi natin lahat, human. Human. At pag sinabi human, that's two words na pinagsama, humus and man. Yeah. Pag sinabi humus, that's ang ibig sabihin ng physical body o dirt. Tayo lang ito, patawag mo ito ay galing sa Alikabok. Yan yung sinasabing humus. At pag sinabi namang man, that's the spirit of God. Yung kamukha ng Diyos. Amen. So ang may legal authority lang na mag-dominate, na mag-manager, na mag-rule over, na mag-take over at kung anong gawin sa earth ay human. Yung may espiritu na may katawang lupa. Amen. Kaso ito naging problema sa Garden of Eden. Alam ni Satan na ang Diyos ay espiritu. Espiritu ba ang Diyos? Amen. During that time, wala pong physical body ang Diyos. Wala pa si Jesus. So, ang Diyos kasi, whenever He speaks, whenever He say a word, ang sinasabi niya ay nagiging batas. Na kahit siya, hindi niya i-violate yung sinabi niya. So, nung ibig sabihin, nung sinabi niya na let humans dominate in the entire planet, kahit siya, hindi siya pwedeng mag-alam dun sa earth. Ang binigyan niya ng authority, yung human. Eh, ang Diyos ay spirito, wala naman siyang physical body. So, ngayon, hindi pwedeng mag-alam ang Diyos na ito. Ngayon, alam ni Satan, hoy, ang Diyos, yung hindi alam salita niya yan. Tatandaan ko lang, kapag nagsalita ang Diyos, nagiging standard lang yung sinabi niya. Na nagiging pumapangalawa siya sa sinabi niya. Unang salita niya, pang sumusay, unang sumusunod sa sinabi niya. Eh, alam ng kaaway, alam ni Satan, hoy, ang Diyos ay walang katawan lupa, ay sinabi ng batas. Mayroon ang ginawa ng kaaway, gumamit siya ng physical body. Ano yung physical body sa Garden of Eden, mas ni Satan? Ang ahas. That's a physical body. Ngayon, tinuturo niya pwede mo kainin niya. Sige, ito na. Kagamit mo na. Mas maging matakas ka sa Diyos. Ngayon, kita ng Diyos yung kapangamakan na mangyayari kay Adam and Eve. Kaso may binitawan siyang salita na hindi siya pwede mag-interfere dun sa Garden of Eden dahil ang sinabi niya ay sinabi niya. Anong nangyari? Kahit na alam ng Diyos na mapapahamak sila, hinayaan niya. Anong sabi ngayon ng Diyos?
Pahamak na, kumakain na yung human na may authority dapat, na mag-take dominion dapat, na may wisdom dapat. Kaso utok-utok. Ang bilis maniwala sa sabi-sabi. Ano nangyari? O sige, sabi ng Diyos, sige ngayon, naisahan mo ako. Pero tatandaan mo yung babae, ginamit mo. Hindi ito yung exact words sa Bible, I'm paraphrasing it. Pero ito sinabi ng Diyos, o yung babae, ginamit mo, ay siya rin babae gagamitin ko para tapakan ang ulam at patayin ka. And who it is? Jesus. And then yung testament. The same woman that the enemy uses will give birth to the Savior. Amen. Who will kill that enemy. Amen. Amen. Authority. Palakpakan natin ng Diyos. Kaya hindi mo pwede isisi sa Diyos yun nangyayari sa buhay mo. Ikaw ang binigyan ng authority. Kaya ito nangyayari. Sasabihin mo yung atheista, yung mga atheist, agnostic na mga hindi naniniwala sa Diyos. Bakit kung may Diyos, may corruption? Bakit kung may Diyos, bakit may rape? Bakit kung may Diyos, may drug addict? Lahat ng yan ay invention ng tao. Ba't masisihin ang Diyos? Ay ang binigyan ng authority, mag-manage sa earth, ay ikaw! Man. Sarili mong asawa, hindi mo may-manage. Sarili mong pamilya, hindi mo may-ayos. Eh, ikaw ang binigyan ng legal authority, ikaw itong dapat may spirit of God. Kaso kung ano-anong spirit ang pinapasok mo sa sarili mo, kaya hindi ka muna magpatawad, ayaw mag-aral ng mabuti, ang ka nagbubugas ng pinggan, hindi ka na nag-worship, hindi ka lang nagsimbahan, hindi ka na nag-iikapo, tapat na tapat ka na sa worship team, lagi na lang tinitingnan mo para tirahin yung mga nagsasit ng preacher na lagi mo nakita yung masama, hindi mo nakita ang Diyos. Pag sinabi yung born again, they saw the kingdom of God. Amen. Anong nakikita mo kung laging masama, hindi ka mag-born again? Amen. Amen. Unless a man be born again, he cannot see what? The kingdom. Kaya kung hindi mo nakikita ang paghahari ng Diyos sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa nanay at tatay mo, kahit yung sitwasyon na napakapangit, dapat makita mo yung mukha ng Diyos. Ang Diyos ay hindi limitado sa dapat maganda ang nararamdaman ko para masabi kung ito ang Diyos. Hindi. Bago ka makarating sa promised land,